DPRM Radio Pilipinas. Kini si Bob Cabardo, sa ngalan ng Payatranian uga sa mga kawanan din sa Philippine Information Agency o sa Association of Government Information Officers din sa Region 7. Kini si Bob Cabardo, ubanin ko ninyo sa usan sa ka-oras ng programa AGU-PIA 7-4. Karong adlaw ang mga higala atong gisugdan pagsaulod ang Development Policy Research Month. Usa ka bulan nga selebrasyon o kasaulugan alang sa panuki-duki o pakisusi na gamiton sa paghimo o mga polisiya o mga guidelines o mga balaod sa atong pangagamhanan. Sa mga kauban nato karon ang usa ka importanteng opisyal gikan sa ahensya sa kagamhanan na in charge sa pagpanuki-duki o pakisusi. In short, research. So, Development Policy Research Month o kauban nato from the Philippine Institute for Development Studies or PIDS, ang Senior Research Fellow sa PIDS, mga higala, si Dr. Rosario Manasan. Dr. Manasan, welcome sa Cebu. Thank you, Bob, and thanks to the PIA for inviting PIDS here. Good morning, Bob. Good morning, Bob. Dito po ngayon sa Cebu, tapos nag-celebrate tayo ng Development Policy Research Month. Eh ano po ba itong celebration na ito? Ang Development Policy Research Month ay dineclare ni President Estrada Payata noong 2002 as an important celebration. Ang intensyon ng Development Policy Research Month ay para ma-encourage ang political leaders, policy makers in government, the bureaucracy, as well as the public to appreciate the use of evidence-based research in the crafting of socioeconomic policies as well as in the public debate. So, hindi lang kami yung para sa mga leaders, but pati sa public. Oo. So, sa ato mga Subuanon o mga Bisaya na naninaw, ang papel ni sa Philippine Institute for Development Studies, mga higala, sila ang mususi. Kung ang giplanuhan na imuon sa atong kagamhanan, wala ba'y dakong problema na mahatag unya sa katauhan. And I think Dr. Manasan, being an expert in public finance, bahin ni sa pagpuno sa kaban sa nasod mga higala o giun sa pagasto, I think you're one of the researchers put sa 4Ps, no? Is that possible? Or? Yung sa 4Ps, meron kami isa pang researcher, Dr. Orbeta and Dr. Celia Reyes, na more engaged in 4Ps. Ako, ang mga inaaral ko ay taxation, government budgeting, okay, budget. So, kapirahan. Abang, maging mag-aibigan talaga tayo. Yes. Okay. So, yan sa public finance kayo, may iba naman sa kahirapan, which addressed, which is addressed by 4Ps, programa ng government natin. Ngayon, siguro ang tanong natin, sa public finance, gusto natin malaman kung ano ba ang gamit talaga ng decentralization sa public finance? Ang decentralization kasi nilalapit niya yung gobyerno sa mga tao. So, pag mas malapit yung gobyerno sa mga tao, government is able to respond to the specific needs of the locality. So, hindi kailangan na pare-pareho ang serbisyo sa lahat ng lugar. Kung, kunyari, madalas namin nagtitig, pasensya na po sa mga kaibigan natin sa DA, for instance, na sinasabi ng mga farmers, pag nag-FGDs kami sa mga iba't ibang bayan, sabi nila, yung DA naman, ang binibigay nilang tulong sa amin, puro para sa palay. Pero wala kaming palay dito, coconut ang aming kabuhayan. So, coconut, pero, kaya mais. Or mais, no? Pero yun yung maganda sa decentralization. Yung
kung ano yung pangangailangan ng lugar, if decentralization functions well, then yun ang nagbibigay ng gobyerno. Okay. Maulang ipakutanan na ko si Dr. Manasa Manghingala, kabahin sa decentralization. Tungod kay ang tema sa atong ika-15 ka-Development Policy Research Month, karong bulana, mauman ang strengthening decentralization for regional development. Meaning, pagpalipot sa decentralization alang sa regional na pagkalambuan o pagpalambo. And joining us in a little while, mga higala, usa ka opisyal gikan sa National Economic Development Authority dinhi sa Region 7 or Central Visayas, Assistant Regional Director Junicio Ledres Jr. na pag-uban siya na ito karon. So, ato lang siya pag-inawaon kadali and ato siya pamuhaan o puhaan sa iyang pamahayag. So, let's go back to the question on decentralization and then public finance. Importante siya para naman lumago talaga yung mga rehiyon natin. Tapos, na-mention mo yung DA, for example, sa isang focus group discussion na lumabas na yung mga magsasaka natin nagsalita na kasi yung programa ng DA, for example, hindi naman, ano, example lang ito ha, hindi talaga na hindi tugma sa kung ano yung pangailangan nila at the moment. Kaya nung puro palay, gayong ang ano naman nila, mga tanim ay mga niyo. Okay, mga lupi. So anyway, kauban na nato karon ang Assistant Regional Director sa NEDA 7, Mr. Junicio Ledres Jr. Sir, welcome sa Agio PIA 7 Forum. Mayang adlaw ni mo. Mayang buntag. Good morning. Okay. Sa parte sa NEDA, sir, kung sa'y atong kanang-gi tampo po, gikatabang, ano bang naitulong natin sa PIDS in like their research work? First, when we prepared the plan, the regional development plan, ginawa natin ito, we were looking at the studies of the PIDS. There was a study actually done by, on the insurance of insurance, and there were other things that we looked at because as you were talking about agriculture is the lagging sector in Central Visayas. In fact, for the last 6 years to implement that to the plan, it's really flat and growth in sector. Why, sir? What's the reason for this? There are obvious ones. We are not really our resource endowments, are not really for people for agriculture. But there were several calamities. There was the typhoon and then the drought. Okay, but actually historically our productivity is really low compared to the other regions. Compared to the other regions, and we don't have enough water supply for yes. irrigation areas. This has been a perennial problem. Yes. Aside from agriculture, we looked at the studies for example, productivity, manufacturing. There were studies done by PIDS on manufacturing and also exports. Exports was not really performing well in the last planning period. So the strategies that we formulated for the next Karonga plan, we looked at some of these studies as inputs to the strategies in the plan on manufacturing. Services, I don't know if there were studies that we looked at from the PIDS because obvious naman yung services sector, we are really driven by services and we are really performing very well in terms of IT, BPO, the tourism sector, we are really doing well. So we had the opportunity actually to talk to PIDS experts in the course of our work, so they helped us. And ang region, we are actually one of the regions in the country that created a regional development research council. And they are trying to connect with you, madam, to help us. We have already discussed this with
implementing agencies, because there are actually gaps in our strategies that need policy research or evidence-based strategies or investment in investing in programs and projects that really based on research. We are linked with universities here, and also research institutions like the UST and the others. Okay, sir, di ba, usa sa programa ni President Duterte is that of federalism. How does MEDA assist in making sure that this happens, or somehow people, once magkahibalo silang kabahin ang federalismo, they will fully understand kung unsay consequences and of course benefits or mga benepisyo kung naay federalismo? Ang federalismo ng pagkukun, wala pa ginanamo na abot sa NEDA. Probably PIDS did some studies on this, but no? And also there were other experts that we invited to several forums. Pero NEDA as an organization, we really did not look yet into the federalism structure. Okay, siguro si Dr. Manasan, I'll ask her the same question. How exactly does PIDS help the people understand federalism better? Paano pa ninyo? Ano bang ginawa ninyong research? Medyo bago yung topic ng federalism. I think, in fact, madami pa sa atin, hindi lang sa public, in general public, but even policy makers, medyo kulang pa yung understanding. It's something very new to us in the Philippines. Ngayong 15th Development Policy Research Month, where PIDS has organized our annual public policy conference. Where was this? It will still happen in September 19. The annual public policy conference of PIDS is the biggest event of DPRM month. Ang topic namin dito is federalism critical perspectives. So, ang gusto namin sanang, and we have invited many speakers. We have Dr. Meyer from GPSET to talk about the German experience. He is also very familiar with the Philippines and has worked well in the Philippines. We have two scholars. One is Paul Hutchcroft from Australia. The other one is Cebuano. Very well. The other person is the Dean of the Ateneo School of Government, Ciron Mendoza, myself, somebody from Junmiral, from the Junmiral is not here. So, and then of course Ed Tayao, who is the executive director of the PDP Laban Federalism Institute. So it will be a mix of people who have critical perspectives. Ed Tayao is of course very much pro federalism. Yung aking paper talks about the benefits as well as some of the concerns. Yeah. Siguro, ang gusto na natin malaman, saan mo ba ito i-dadaos? Yung conference, public policy conference. Policy conference ng PIDS will be held in Manila. As to the venue, hindi pa po. Ang Marco Polo in Ortigas. Okay. That will be on the 19th. So, PIDSA 19 sa September mga higala na ay Public Policy Forum on Federalism. Di lang ang kaayuhan, kundi lipod, ipakita ko nila, ipahibalo nila kung unsa po yung mga concern or mga dapat pututukan para wala kayo problema kung implementar man yun ang federalismo din sa nasod. Well, from there, siguro sa NEDA, sir, balikan na to na kung kabahin sa agriculture, laging bahay, for quite a while na din sa Region 7. Is it also because the chief executive officers or the chief executives of our local government units are not also focusing on agricultural development? Is it not also possible na ganun? Because, di ba, we have what? Reclamation. Ano pa, may marami tayong ginagawa. No? Din is not masulting ang mga mayors are not interested in agriculture because ang ilang voters, no, are
primarily mga farmers and fishermen. So I think guidance lang siguro sa mga mayors. We observe madam na there what simula ng decentralization or local government, the regional office of the Department of Agriculture, for example, do not have control already over extension workers, and that's the problem. I think that is where the disconnect comes in, and then because the mayors are not really into farming or didn't have expertise in farming, so wala na kayo, hindi na sila naka-supervise sa work ng mga extension workers. Probably, that's my guess. So, we part of the agenda for research that we have, we discuss this with the DA and the other agencies dealing with agriculture and also fisheries, is to look at how to connect once again to these extension workers, because these are the guys who really has the access to the farmers. Pag wala na, pag dili na sila ma-empowered or supported, ang programa sa national and regional government agencies, listen mo, connect sa farmers. But even though inunana ang agriculture, no, we are not leaving it behind. In fact, the agriculture sector is the biggest recipient of, one of the biggest recipient of the budgets in the region. So, naay kwarta for agriculture, we are investing in infrastructures, agriculture, irrigation systems, and others. I think, ang importante lang, I think, with the Department of Agriculture, PCA, and the other agencies is to connect with the local government, connect with the mayors, make arrangements on how to work together, teamwork pa with them, para dilit makaingon ang mga local officials, ang kabayan naman may, or tingnan sa ng agencies nga adik man may kayo gawat man dito supos. But the department is really investing a lot into agriculture. Very, towards the end of the Ninoy administration, for example, daghan mga equipment madam, mga machineries, laboratory equipment are invested and turned over to farmers groups. Hopefully this will be a beginning. Will bring change to the way we farm in Central Visayas, because we are unlike Luzon, we still depend on our carabaos for to plow the field and also to plant. But with mechanization, hopefully more efficient, masyadong magasto yung farmers when it comes to land preparation. Of course, irrigation. Irrigation systems, yeah, we are, part of the plan is major irrigation systems for Bohol, for example, because dito mas Bohol ang maraming at least for public, potential areas for irrigation. So we are still investing in irrigation projects in Bohol and even Negros, probably sa Cebu. Wala kayo'y flat lands, but maybe the agriculture agencies can look at how to use irrigation in our vegetable farms, flower farms, yeah, in Cebu. And also okay. Looking at the scenario sa Cebu and the neighboring islands sa Central Visayas, how exactly can federalism be beneficial? Kung saan ba ni makabenepisyo ang federalismo sa katawan din sa Cebu sa mga senior na dapit? Dr. Manasa? Yes. Itong agriculture kasi, sa local government code, sabi doon, agriculture extension and research is devolved. Pero makikita natin, ang karamihan ng pera na, well, yung agricultural extension worker, sabi na nga ni assistant director, is nandun na sa local governments. Dinevolve sila, nilipat noong 1993 from national DA to the local governments. Pero pagpapansinin natin, ang DA, ang laki pa rin ang budget niya for agricultural extension, ang laki pa rin ang budget niya for what they call support services and research. So parang ang nangyari, nagkaroon ng, nandun yung karamihan ng pera sa DA, dito sa local, tapos nandito sa baba. Tapos nagkaroon ng disconnect, sabi nga ni sir, tama naman yun, nagkaroon ng disconnect instead na mas coordinate, mas may coordination, medyo humina talaga yon. Ang
mangyayari pag nag-federalize, ang isang prinsipyo kasi sa pag-federalize is that yung mga serbisyo na ang benepisyo ay pang-local lamang, limited to the local communities, yes, dapat ilipat na sa mga regional governments. At yung mga serbisyo na ang benepisyo ay pang-national, ay talagang nasa federal government ang responsibilidad. Kaya sinasabi nila, pag talagang nag-federalize tayo, ang matitira lamang sa federal government or what we call now the central government ay yung mga national defense, foreign affairs, very limited. And then all this, most of the services na pang-lokal ang benepisyo mapupunta sa regional governments. So pag ganun, pati yung pera mapupunta sa regional government. So baka sakali na mas kumanda yung pag-deliver ng ganong servisyo. With federalism. So ang punto ni Dr. Manasa Manghegala at talagang minisayo, no, para sa mga naninaw sa natop ng mga Bisaya, well, ang punto niya is mas daghan to ng mga benepisyo, mas klaro nga mahatag ang benepisyo kung kato mga lokal nga mga panginahanglan mahatag diretso nga to sa mga tinuray nga ng inahanglan tungod kay federalism naman ang atong pangagabahanan. As of now, di po man binina mga higala. Well, there's devolution, but then ang Department of Agriculture, for example, dagkukya po ng budget for research and others, whereas katong na very specific nga panginahanglan sa isang lugar, wa kayo ma-address. Okay? Now, let's move on. Siguro, ato tani, Sir Ledres. Sir Ledres, in support to what Dr. Manasan mentioned, on the benefit of federalism, especially to the farmers and the marginalized sectors, what other inputs can you add? Kung sa iyo, ikabunok, sir. May tugot sa federalism? Yes, and then decentralization. What other benefits can we get from decentralization and especially federalism? Ang principle mong behind empowering your local people, your local aid government organizations, they make their own decisions and choices, and they allocate resources where financial resources where they feel mas maayo return. No, so because they know the area, I think that's the principle. With resources now in the hands of the local people, local officials, you know, so I think that would help. I think that would help. And, compared to you are just waiting to be given money, I think that's the difficult part. Mao na yung complaint actually sa itong mga constituents sa region nga ako and a local government unit. I am for example, an office in the provincial government. We ask for money. Okay, kaya maabot ang budget, kung sa'yo maabot, like, kasi kayo, no? So, if the resources are in the local level, I think better siguro ang spending, and they can look at where they can spend this money. I think that's one benefit of localization, decentralization, or we call that federalism. Okay, thank you so much, Dr. Sir Ledres. Siguro, ang federalismo, mga higala, well, nasa yung mga kaayuhang mahatag sa katawan at sa panggobyerno, naakot siguro siya mga issues, mga concerns na dapat sa mahibawaan sa ato mga tigpaminaw o mga viewers. What are the challenges of federalism, Dr. Manasa? Before I answer that, gusto ko lang i-emphasize din na yung mga benepisyo na pinag-usapan natin kanina na bringing government closer to the people, making government more accountable to the people and more responsive, yung mga yon, pwede ding makuha sa tunay o mas stronger na decentralization even under the local government code. Yung kasing local government code, talagang landmark piece of legislation yun. Pero may mga naging problema din siya. Kaya ganito yung nangyari. No? May mga weaknesses. Can you mention this problema? For instance, sa local government code,
hindi masyadong klaro kung ano yung, sino yung accountable in terms of expenditure assignments. Kasi sabi nga, education, not education, agriculture, health, public infrastructure is devolved. Pero sinasabi dito sa local government code, basta nasa budget ng national, pwede nilang gawin. So basta may pera sila, kung gusto nilang gawin itong mga servisyong panglokal, pwede pa din nilang i-deliver. So di klaro yung demarcation. Oo, so parang naging dalawa yung pwedeng magbigay. E pagka ganun, nagtuturo, may tendency magturuan, di ba? Or yung local, especially yung local, pag wala siyang pera, sasabi niya, eh kasi yung budget hindi naman binigay sa amin. So dadating nga yung discussion ng Imperial Manila. Yes. Tapos marami pa din dumagdag na unfunded mandates. Bago pa lang yung local government code, maraming mga mandates wala pa. Tapos kunyari, solid waste management, hindi pa naman yan, wala pang batas dyan. Tapos biglang binigay sa lokal, walang pera yung lokal, nagagawa ba nila? Hindi. Kulang ang binigay na taxing powers. Sa bilang, madami. Pero pag iisipin natin talaga, yung mga taxing powers na may makukuha kang revenues yung ngayon, nandun talaga sa central government, di ba? Personal income tax, corporate income tax, but ano ang natira sa lokal? Ang lokal, 9 sa bilang yung taxes nila, pero ang dalawa lang talaga ang may revenues. Alin doon? Real property. Real property at saka yung amilya. At saka yung local business. Dalawa lang. So, at tapos, yung sinasabi natin, mas marami yung binigay na expenditure responsibilities kesa sa pera. So, sabi nga nila, finance did not follow function. When in fact, the first principle of decentralization is that finance should follow function. Pag binigay mo yung responsibilidad, dapat may pera. So, as of now pala, yung current setup ng decentralization under the local government code is, marami siyang function sa local government unit, pero wala masyadong financial support. Medyo kulang. Oo. Yung era naman, meron tayo, familiar lahat tayo sa Internal Revenue Allotment. Nakatulong yun, nakapagpuno ng naperahan sa mga lokal. At isang problema doon is, many people feel na hindi siya enough. So kulang in the first instance. And in the second instance, sinasabi na kulang ng equalization. Meaning, may mga lugar na masyadong maraming ira ang nakuha nila at relative sa pangangailangan. At may mga lugar na konti ang nakuha relative sa pangangailangan. Example na lang, ang mga siyudad sa Metro Manila, malalaki ang revenues nila from real property tax, from local business tax. So, pero may, ang ira nila hindi nalalayo sa ibang lugar. So, may ganong issue. Parang it's not proportionate to what they earn. What they need to deliver. Mm-hmm. Need, by need, I mean the services they have to deliver. So, ito po yung mga concerns na nakita natin sa current setup ng decentralization under the local government code. E ngayon, kung mag-federalismo po tayo, ano po ba yung posibleng concerns which government should also address? Ang unang-unang issue sa sa federalismo is maraming pag-aaral sa ibang bansa. Tayo, of course, wala pa tayong pag-aaral na sa experience kasi hindi pa natin na-experience. Pero sa ibang bansa, sinasabi nila mayroong dalawang preconditions for decentralization. What are these po? The first one is strong political parties na may internal discipline. Translation sa local na sa Pilipino is walang balimbingan. Mga partido na malakas talaga. Kasi sa atin, League on na partido. Oo, yung may political platform. Kumbaga sa Amerika, pag sinabi mong Democrat or Republican, very clear what they stand for. Eh sa atin, masyadong personality-centered ang mga political parties. Madaling magpalipat-lipat ang mga
politicians from one... Maraming tinatawag na political butterflies. Butterflies, but hindi call them by any name. Turncoats, nung lumang panahon, turncoats tawag sa kanila. Ngayon, talimbing, political butterflies. So that is one. Strong political parties na nakakapag-discipline doon sa kanilang mga miyembro na gustong palipat-lipat. Susunod ay yung mas inclusive na participation sa political arena. Translation, ito yung mga magagandang salita na pag sinusulat parang kung napakatalino. pero ang translation nun is yung political dynasties dapat mabawasan. Dahil, or sana mawala, dahil ang problema, pag may political dynasties, tapos federalismo pa kayo. Pag federalismo, napakadaling makapture ng political clans pag napakalakas nila doon sa isang lugar, sa isang region, napakadali nilang makapture yung mga resources. All the resources. Mm-hmm. So yun yung dalawang sabi sa mga pag-aaral sa abroad na international literature na dapat nating bantayan at sana magawa bago mag-federalize. Okay. So, as mentioned by Dr. Vanessa Bangaygala, duha ka butang ang dapat tanaon kung mag-federalismo ta. Una, mauna nga dapat ang mga politikanong partido lig-on kung naiklarong plataforma, dili dali nga mubalhin, or in short, kung diha siya nga partido, forever na siya diha. Di siya nga mubalhin siya sa lain kay ang powerful nga tao nga tingkot lain mabura partido. And then of course, klaro nga plataforma. The second nga, or ikaduha nga concern na dapat tang-aon daw, mao ang katong pagwagtang sa political dynasty o kaha pamenos ni ini. Okay, so from there, siguro we'll open the floor now for questions from our friends on the media. Paligong introduce sa inyong kagalingon. Questions? Good morning. This is Apple from Freeman. I'd like to ask if ever there would be a change of government from democratic government to federalism. Is there a chance of amendment, especially in the local government code, since you've mentioned that the content is not that wise or effective? Okay, Dr. Manasa, would you like Dr. Manasa to respond? Yes, please. Thank you for the question. Sabi ko kanina, yung mga pagbabago na kailangan, pwedeng gawin sa revision ng local government code, which means amendment lang sa batas. Pero, pwede din namang mag-iba tayo talaga ng form of government, maging federal, from a unitary. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ang unitary government, yung mga powers ng local government ay nanggaling lamang sa central government. It's just legislated. Pagka federal, dapat baguhin natin yung constitution natin. Kailangan ng constitutional either amendment, revision, or overhaul. Ang pag-federal government kasi, yung hatian ng power between the federal government and the regional government ay nakasulat sa konstitusyon. Sinasabi talaga doon na ito lamang ang mga pwedeng gawin ng federal, ito ang pwedeng gawin ng regional or state governments, may listahan sila. At sinasabi din niya na pwede rin magkaroon ng what they call shared powers na pinagtutulungan nila yung union. Pagka unitary government, nasa batas lamang at pwedeng palitan ng act of Congress. Thank you. Any other follow-up? Yes. The problem is, let's say in the public side, they are not open into changing government from federalism to democratic because they have this, let's say, idea or thought that
when we change government, they will be deprived with this, with the democracy that we have right now. So what can you say about that one? How do you educate maybe the public with regards to that kind of idea? If by democratic we mean people participate in governance through the elections. So whether we are unitary as we are now, bumoboto tayo na ating mga leaders, national government leaders, local government leaders, sa federal ganun din. Depending nga lang kung ang, kasi meron ding discussion sa PDP Laban, for instance, they're also pushing, and I don't want to complicate this further, but they're also pushing from a change from a presidential to a parliamentary. But either way, regardless of whether parliamentary or presidential, unitary or federal, buboto pa rin ang mga tao sa democratic pa din. Ang isang iba is pag nag-federal pala, may dadagdag ng isang layer, which is the state or the regional government. So, may cost. So, isang downside yun. May, dapat malinaw din sa ating lahat na may additional cost siya. Kasi may regional governor, may regional vice governor, in addition to the provincial, all the local officials. At dun sa regional level, meron ding mga assemblies. So, meron legislators. So, and the cost or the funding for this will be taken from the local income. Ang funding, kasi most likely hindi sapat yung local income. Subsidized. I mean, whether it comes from the local or from the central, sa ating lahat pa din naman magagaling. Kasi it will come from taxes. Thank you. Is one of the offices that has been a huge kanang allocation of budget. So this year, how much is the budget of DA? And you've mentioned about the disconnection. What are the reasons, at least main reasons sir, of the disconnection? Kaya you've mentioned earlier na the kumong budget, but the problem is that sa implementation, nagka-problema because na-ay disconnection na na-happen from the offices or to related offices na inyong dapat i-collaborate. Okay. Atong i-subtool nga ang mga agricultural agencies, tagtanid sila, no? So there is a Department of Agriculture, there is the Philippine Coconut Authority, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, etc., no? There are single commodity agencies like fiber, coconut, other agencies. Daghan na sila. So if you sum the budgets for all of these agencies, probably 1 billion, somewhere there. Hindi ko ka estimated siyang amount. Ang disconnect nga akong gisulti is not really negative, meaning the DA, these agencies are really working hard. They are very, I know of these people because we work together. And sometimes, manggod ka ng, when you work in the field, wala kayo mga tao sa field. So, ang magdali-dali na lang kagpun sa ano pag-translate ang imong programs into actual activities on the ground. So, if you are limited mga tao, or ang mga nasa, for example, ang nasa local government units na extension workers, isa kayo sila involved in the program, no? Like, kapagin mo ni Imam, rice mong yun, yung rice mong yun, ang ilang priorities. So, this is, murabagan ng dapat pangitaan na itong paging we work together. We have an example on that. We work together with, sa 12DN mong good sa previous administration, there was a program called ASAP, Accelerated and Sustainable Anti-Poverty Program, where all of government worked together. No, there was DA, there was DSWD, there mga taga DPI, taga DYSD. We worked together in three pilot areas in Central Visayas. What are these? San,
Tuburan, there was some Santa Fe, and also sa Dalaget. Three municipalities among itutupan. And we worked together, no, as a team, no. Ang taga DSWD do ni Puerta, so kitabangan sa DTI mo implement ni mga trainings. The DNR, for example, is planting coffee in Tuburan, so interland sa Tuburan, so they don't know what to do with the coffee. So USD came in, etc. So now we have actually even the private sector involved in the buying of the coffee and the processing of the coffee done by USD and the other agencies. So there is a way of doing things na really traditional way of doing things pa man. Amuara ni, inyo na, no? So agencies work together and work together with LGUs, we can have success. So that's what we are looking at now sa atong plan. We work as whole of government, not just DA, not just DTI, not just DOST, but we work together. We want to produce results by collaborating with a whole of government approach to delivering services, especially in the agriculture sector. Okay. If I'm good sa agriculture sector, good sa traditional way of doing things, I'll give you livestock, I'll give you seeds, I'll give you this and that, and then huwag mo follow-upan na what will happen. I'll give you fertilizer, for example. I'll give you a tractor, for example. Eventually, kung na-tractor, huwag yun na niyo matiman nun sa inyong association, it will deteriorate. Huwag mo matiman na tragedy of the commons. Yes. Matamanasan, ibaluan na tragedy of the commons. Kung ay mong kalabaw ba, gitag iyan, as tibok komunidad, huwag mo patog waya na, huwag mo palunang, kaya, adit siya nagkawa. But if we have ownership, ang mga tao, they own, they said, gitabangan rin ba tayo sa DA, gitabangan rin ba tayo sa USD. So, malingpain sila. In fact, the mayors that we work with are very happy about the work we are doing. So, can we do that for the entire region? I think we can do that because we have established teamwork with it. Hopefully, we can do that. It's easy to correct the disconnect by exciting and very interesting speaker when it comes to federalism. Why okay siya mo explain, no, nga? Actually, what are we trying to achieve by going into federalism? We have to understand it because sometimes there are people who talk about federalism but they don't know what it is. So, federal form of government, will they merge with the provinces who are rich? And then, what are the distribution of resources? How will it be? Kasi, syempre, hindi naman pwedeng yung nasa Luzon ay mag-merge with nandito sa Visayas. I think, ano dapat yun eh, contiguous sila. So, at pagtingnan natin actually yung PDP Laban model, kasi sila lamang yung meron pami talaga yung sinasabi nila na ito ang aming vision for federalism for the Philippines na pinakakompleto, hindi pa din nila sinasabi kung ilang states or ilang regional governments. Yung si Senator Nene, nung araw, sabi niya 12. Yung Visayas regions will practically the same as is. 6, 7, 8. Wala na near. So parang the same. Ang Luzon, magiging 4 lang yata all. Northern Luzon, Central Luzon, mayaman na mga lugar ay NCR 3 and 4. Yan ang, ano, sila ang may pinakamataas na per capita income. So most likely, ito yung mga kaya nilang mabuhay mag-isa. Yung iba may potential kasi may resources. Palawan, sabi nila, siguro kaya namin in the future kasi marami kami oil resources. Pag nakuha namin sa ilalim ng dagat yung oil, yayaman kami. Pero yun nga, yun yung isang problema. Kasi to start with, very unequal ang regional distribution. So isa yan sa dapat bantayan pag nag-federalize tayo. Paano natin gagawin na nag-federalize tayo na hindi magwa-widen further yung disparities? So very important to watch out. Okay, thank you so much, Dr. Manasan. Well, we only have 2 minutes to go before we wind up, but this is going to be our parting shots. We'll ask for
parting statements from Dr. from Assistant Regional Director Redress sa NEDA 7. Pag-iwag sa mga microphone, sir. Salamat sa opportunity to paambit sa mga tao sa Region 7. May tungod sa itong paningkamot niya mga asinso ang itong mga katawan. Labi na gyud sa mga sektor na kinanglan gyud og tabang. Ang atong problema gyud sa Central Visayas is even though maayo kay itong performance in terms of economic output ko dam, daghan gyapon sa ato ang mga kabus, daghan gyapon ang atong hatagan og trabaho, daghan gyapon ang kinanglan og hatagan og edukasyon, hatagan og oportunidad sila ng mga asinso sa ilang pamilya. So, kami sa gobyerno, naningkamot mi nga makatabang sa mga katawan. Salamat sa PIA for inviting us here para ma-introduce sa lang natin. Ibang so, it's a pleasure, sir. Dr. Manasan from PIDS. I just hope that our discussion today is able to communicate the importance of evidence-based research in policy making. Now, today, we talked about federalism, parang forward-looking, imagine natin. Pero may mga data din tayong ginagamit para medyo ma-inform yung discussion. Available po ito saan? It will, the output of the annual conference will be available soon in the PIDS website. And then I think during the conference itself, merong streaming sa PIDS Facebook page. Okay. Thank you so much, Dr. Manasan and Sir Ledres. With that, we'd like to say thank you, mga higala, sa kanunay pagsunod sa programa AGIU PIA 7 Forum. Hatod kanina sa AGIU 7 and of course sa Philippine Information Agency along with DYMR Radio Pilipinas. Hindi si Bob Cabardo, sa ngalan ni Payet Ringen, Uga, Nila Mamarlin, Tuntun, of course, Jean Antiporta, DYMR Radio Pilipinas, along with our technicians here, si Mario Mayordo, kauban si Eddie. Daghang salamat og of course among camera person from my TV channel 30, si Kirby. Daghang salamat ning tanan hantod sa sunod kayo. Maingat lang.